Pampawi sa init ang pambentang ice cream, pero kapag natunaw ito, ang kita ang napapawi. 3,000 pesos ang lugi kay Cristino nang mag-brownout sa kanila noong nakaraang linggo na tumunaw sa kanya mga paninda. Kaya stress ang dala sa kanya sa posibilidad na mauwi sa brownout ang sunod-sunod na red o yellow alert kamakailan. Sana wala nang mga ganun, mga brownout. Brownout, alert-alert na yan para tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang negosyo. Sabi ng Department of Energy, kung mangyayari ang forecast na pag-asa na pababa na ang temperatura sa bansa, posibleng the worst is over na rin sa power supply. If there will be no more increase in temperatures, then most likely na breach na natin yung peak demand projection and pababa na yung trend natin. Bababa rin kasi ang demand sa kuryente at may papasok pang dagdag na supply. Ikalawang araw ngayong walang alert sa Luzon at higit isang linggo naman sa Visayas at Mindanao. Pero sabi ng DOE, kailangan ng mga dagdag na planta para hindi pa ulit-ulit ang mga problema sa kuryente tuwing tag-init. Sa sobrang init, pati mga kalabaw, kailangan magtampisaw, pang-iwas daw sa heat stroke. Maya't maya kung paliguan ng ilang magsasaka sa aurora ang mga alagang hayop. Lalo't katuwang ang mga ito sa paghahakot ng aning palay. 25 lugar sa bansa ang nagtala ng danger level na heat index ngayong araw. Pinakamataas ang 48 degrees Celsius sa Dagupan City. Higit na mababa yan kumpara sa pinakamainit na record sa bansa ngayong tag-init, 53 degrees Celsius sa Iba, Zambales noong April 28. Noong April 27 at 28 naman, pinakamaraming lugar ang nakapagtala ng danger level heat index umabot sa 46 na stations. Ayon sa PAGASA, record-breaking ang buwan ng Abril pagdating sa init ng panahon. Epekto ito ng strong El Nino na nararanasan pa rin ngayon pero humihina na. Nagkakaroon na tayo ng mga local thunderstorm activities, so ibig sabihin marami na rin tayong mga cloudiness or kaulapan. Kapag mayroong ganitong maraming cloudiness, lalo na during daytime, dito natin nakikita na posible nagkakaroon ng nag-cool down ng ating atmosphere. Hindi lang sa Pilipinas record-breaking ang init nitong Abril, kundi buong mundo ayon sa Copernicus Earth Observation Program ng European Union. The warmest April on record globally, that's the 11th month for which the temperature has been the warmest on record for the same month in all previous year for which we have data. So that's one of the longest streak of global temperature record that we have seen in recent decades. Dahil dito, hindi pa rin maabot-abot ang itinakda ng Paris Agreement na mapababa sana ang global average temperature na 1.5 degrees kumpara sa pre-industrial level. At kahit patapos na ang El Nino, nananatiling mataas ang global sea temperature. I think many scientists have asked the question whether there could be a shift in the climate system, the climate system, or if something has shifted. I think whether we have reached a possible tipping point. Dagdag pa ng Copernicus climate scientist, sa bawat degree na nadadagdag sa global warming, dumarami ang extreme weather events. Gaya na lang ng mababagsik na pagbaha sa Brazil kamakailan kung kailan 90 na ang nasawi. At matitinding heatwave sa India at Vietnam. Sa ngayon, hindi na raw magtugma ang mga climate models na ginagamit ng mga climate scientists kung matutuloy ba ang inaasahang La Nina o magiging neutral ito pagkatapos ng El Nino. Impormasyong mahalagang malaman dahil nakasalalay dito kung ano ang kailangan nating paghandaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Higaan matindi epekto ng dumaang El Nino sa bansa, ramdam pa rin ang init at nakakatuyo pa rin ng ilang tanim. Pero sabi ng Department of Agriculture, mas magiging mapaminsala pa ang posibleng pagdating ng La Nina. Ito ang malamig na yugtong minsan ay kasunod ng El Nino. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Nangyayari po ang La Nina sa pag-ihip ng mas malalakas na hangin mula sa silangan o karagatang Pasipiko. Ang mainit na tubig na itutulak pakanluran patungo sa Western Pacific kung saan naroon ang Pilipinas. Ang epekto niyan, kabaligtaran sa El Nino. Mas marami kaysa karaniwan ang nabubuong ulap na siya magpapaulan sa bansa. At dahil mas madalas ang ulan kapag La Nina, mas madalas din ang perwisyong baha. Posible rin ang mga landslide at storm surge. 19 na tropical cyclone ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nang huling magka-La Nina. Kabilang dito ang bagyong Odette na kumitil ng mahigit 400 at nagdulot ng mahigit 17 billion pesos na pinsala sa agrikultura. Ang tsansa po ng La Nina at mga paghahanda ngayon ng DA, alamin sa pagsaksi ni EJ Gomez.
Bandang alas 4 ng hapon nang bumuhos ang ulan at bumaha sa Taft Avenue sa Maynila kanina. Pumupa rin ang baha kalaunan. Hindi pa tapos ang tag-init at ramdam pa rin ang epekto ng El Nino na nagdulot ng 5.9 billion pesos na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Pero pinaghahandaan na ang La Nina na ayon sa PAGASA ay may 60% na chance ang mabuo sa pagitan ng Hunyo at Agosto ngayong taon. For the past 25 years, yung record natin ng episodes ng El Nino is 8. Yung La Nina, if ever magdadating ang La Nina, it's almost 17. May mga hakbang daw dyan ng DA para tugunan ang posibleng epekto ng La Nina sa sektor ng agrikultura. Itutuon daw ang mga programa sa water management. When we had this El Nino, ang pinaka-message is water management. I-manage mo ang available irrigation water. Ngayon, maraming tubig na dadating because of La Nina. So, same pa rin. Water management pa rin, lalo na yung drainage management naman sa mga farm. Magkakaroon din daw ng masusing pakikipag-ugnayan sa mga farmers groups at local government units para sa pagpapatupad ng La Nina mechanisms. Ayon sa DA, mas malaki ang pinsalang na idudulot ng La Nina sa agriculture sector kumpara sa epekto ng El Nino. Mas malaki of course yung coverage kasi nga, 8 episodes compared to 16 episodes. So, you do the math. So, mas malaki yung damage ng La Nina. And it's always rice, corn, high value crops. Samantala, very good at satisfactory ang hatol na ibinigay ng World Bank sa mga proyekto ng Philippine Rural Development Project o PRDP ng Agriculture Department na pinondohan ito para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. But the overall performance is very good. We had the opportunity to visit Mindanao and the Visayas and we had seen the very strong commitment from farmers, farmer enterprises, local government units, and we see they are having tremendous success really at achieving their more than targets. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi.